Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo at sa ating mga kababayan all over the world. Kayo man po ay dito naninirahan sa Pilipinas, ang mga sulok ng Pilipinas at syempre sa ibang bansa sa ating mga OFW friends. Hello, hello po sa inyo dyan at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre ako rin, hoy, bumabati sa inyo lahat ng isang magandang araw. Sa mga sandaling ito ay nasa mabuti po sana kayong kalagayan. Correct. Welcome po dito sa atin. Mm-hmm. Lalo na dun sa mga nakakaranas ng kalamidad. Kung ano man yan. Kasi may mga nakikita ko na kapost sa Facebook ngayon na medyo nakakalungkot lang. Pero wag po tayo mawala ng pag-asa. Magiging maayos din po ang ating kalagayan. At saka syempre, kung nakikita natin itong ganito, medyo lawakan po natin yung ating isipan, damdamin, na kung sakaling mayroon tayong maitutulong, hindi man anumang material na bagay, panalangin. Correct. Panalangin, tama. Pwede po natin na itulong ito sa ating Ayan, of course. At siyempre, ito pa rin po ang ating programa. Total public service naman ang ating pinag-uusapan. Kami pa rin po inyong mga kasama. Ako po si Bien Datles. Ako po naman si Sunny Casulia. At ito po ang programang Legal Minds. At partner. Siyempre, balik tayo sa dati. Oo, ito na. Idol. Correct. Pag-usapan ng legal ang ating pinag-uusapan, siyempre. Sino ba ang otoridad? Walang iba kundi si Attorney Pogi. Oo, Attorney Pogi. Attorney Mark Tolentino. Hello, good morning, good evening, good afternoon sa lahat ng mga listeners, mga televiewers natin dito sa Legal Minds, sa DCR8, and sa mga followers natin sa social media. Good morning, good evening, good afternoon. Alright. Oh, bongga. Kamusta naman kay Attorney? Parang Nauna mo lang ako ng tanong. Sige, ano ba itatanong mo, partner, dapat kay Attorney? Kumustahin? Same as usual. Yung ginagawa natin everyday as a lawyer. So, tumutulong tayo sa mga sa government ngayon. As a volunteer. Wow, as a volunteer. So, yun ang ginagawa natin ngayon. Ito yung bago natin ngayon sa ating buhay-buhay, Attorney. Pero may narinig ako, partner. Ano yun? Nagbabalik alindog program pala siya, attorney ngayon. Ako, gusto ko rin ganun. Gusto mo rin ng ganun? Gusto ko rin, napakinggan ko kayo nila, Ariel. Naghahanap yata kayo ng magandang gem. Yes. Kasi mga feeling kami. Feeling kami magbabalik alindog program. Pero kamusta naman, attorney, bago natin pag-usapan ang ating topic for today? Yun pa yung ginagawa natin. Usual naman yan. Yung ginagawa ng lawyer kasi walang routine. Every day, paiba-iba. Ano din yan? Kasi on-call din, attorney. Yes, on-call. So, ang maganda dyan. But every week, may nag-schedule tayo ng free legal advice. Mm-hmm. So, iba-ibang story. Mm-hmm. Yung iba, tinatanggap ko. Yung iba naman, nagbibigay tayo ng mga free legal advice. Mm-hmm. Of course, yung usual program natin every Saturday sa radio, din dito naman sa TV. Mm-hmm. So, yung ginagawa natin. But because sa sobrang busy tayo ngayon, yung pagiging professor natin, binitawan ko na. Pero so, sa daming ginagawa, hindi na kahit schedule. Pero attorney, speaking of balik ang lindog, and nakakapag-exercise pa ba isang lawyer na kagaya ninyo? Every day. Lalo na ngayon, ha? Lalo na ngayon na meron tayong miss you. Nagahanap sila ng mga macho. Escort man ako dyan. Sige, kailangan you should be, hindi lang mentally fit, but you must be physically fit. Correct. Yeah, kailangan din kasi healthy, attorney, di ba? Kasi mahirap kapag hindi ka makasagot sa mga dapat mong gawin. Then go, alimaliban dyan, pag nasa TV kasi tayo ngayon, kung nasa TV, kailangan maintain natin yung fit natin. Oo naman. Nahiya ko. Parang hindi yata na ako pwede dito, partner. Kailangan daw i-maintain ang fitness natin. Parang hindi yata ako pwede dito. Parang kayo, bilisan niyo yung paghahanap. Sige na nga. Huwag kayo tawa niyo. Balik alindog program niya. Puntahan na nga natin ang topic natin ngayon, partner. Okay. Ngayong araw na ito, ito yung isa sa marami nating tinatanggap. Yung mga tanong, problema, dinadala dito. Ito yung nasa hashtag HQOTD. Ayan. Pinadala sa ating Facebook page. So, ang tanong niya dito, attorney, ito yung tanong niya eh. May gusto po sana akong itanong sa inyo sa kadahilanan po na nagtanong po kasi sa klase namin yung aming guro kung ano daw po ang pagkakaiba ng Act, Commonwealth Act, Republic Act, Presidential Decree, Presidential Proclamation, Batas Pambansa, Executive Order at ang House Bill. Gusto ko lang pong maliwanagan para malaman ko po ang kahulugan ng mga ito at ang importansya ng mga ito sa ating bansa at sa ating mga kababayan. Nako, partner, huhulaan ko kung anong ano to, ha, kung nasan siya ngayon. Siguro grade 2.
grade 2. Di ba? Ang talino ng teacher niya. Tanungin niya estudyante niya ng ganito. Grabe, antinde. Hindi ko rin alam to. Sige. Ito na yung tanong mo. Sagot sa tanong mo. Ayan. Ang daming tanong. First, ano yung acts? Ano yung Commonwealth Act? Ayan, oo. Ano yung Republic Act? Presidential Decree, Presidential Proclamation, Executive Order, House Bill. May batas pang bansa pa. Yung mga tinatawag na batas. But during, kasi malalaman natin yung batas, depende yun sa panahon. Kasi during the time na yung Pilipinas, under tayo ng US, we are under US colony. Yung mga batas natin, acts ang tawag. Acts, okay. Nung panahon yun, mga 1900 to 1930s. So yung bago ito mag-World War II. Yes. 1900 to 1930. So yung Pilipinas, under pa tayo ng US colony. So we are an US colony. So yung mga batas natin, ipa-approve pa sa US Congress yun. Yung panahon na yun. That's why acts ang tawag. Acts. After naman ng World War II, may Commonwealth. Commonwealth, di ba? Commonwealth yung government natin. Yes, oo, nagbago so, na. Still under the US government pa rin tayo, but we are not under, hindi na tayo colony. We are already called a republic. May pagkakakilanlan so, na tayo noon. May independence na. Correct. So, ang tawag sa ating government noon, Commonwealth. Commonwealth Act. So yun yung mga batas attorney na napasa noong mga panahon na yun. Tinawag na siyang Commonwealth Act. Okay. Kaya may tawag yata na natandaan ko, first Commonwealth President. Commonwealth President, si Manuel Quezon. So parang dun yun isinunod, attorney. Okay. Pangatlo, may tinatawag tayong batas pambansa. Mm-mm. Bakit batas pambansa? Mm-hmm. Actually, Tagalog lang yan ng Republic Act. Masahin mo. Kung literal, batas pambansa is actually Republic Act. Mm-hmm. But yung batas pambansa na yan, yun ang panahon na yung government natin, yung legislative body natin, isa lang. Di ba tawag natin sa Congress ngayon, batasan? Batasan pambansa, Actually, yung batasan is kasi yung Senate and House of Representatives, isa lang yun. Yung panahon na yun. Okay. So, yung mga batas na ginagawa doon, batas pambansa. Okay. So, bakit lower and up? May lower and upper? Ngayon yan. Nahati na sa attorney. Kasi actually, we have a lower house or we call it House of Representatives. May tinatawag na House of Senate. But there's no such thing as lower house or upper house kasi the same, equal brand sila. Okay. Sa nung panahon sa UK, di ba may tinatawag House of Commons. Yes. And House of ganun. So, parang ganun din. They're co-equal. Yung House of Representatives and House of Senate ngayon yan. But before, isa lang yun. Yun ang tinatawag na batasan. Batasang pambansa. Yung mga law na ginagawa nila, yun ang tawag doon, batasang batas pambansa. Alright, BP. I see. BP, by example, yung bouncing check law. BP 22. Ibig sabihin, yung mga, ano mga panahon yun, attorney? Yung batas pambansa, 1978 to 1985. Ayan, 1978 to 1985. So, pinanganak ka na nun? Wala pa ako. Justice pinanganak. Si Justice yun. Before Justice. Kayo talaga. Sige. Binata pa siya natin nun eh. Lord Dina. Sige. Nag-aantay ng sagot siya natin. Sige. After batas pambansa, attorney, ano pa po? May tinatawag tayong Presidential Decree. Ayan, oo. Ano yung Presidential Decree? Ito yung panahon ni Marcos. Kasi panahon ni Marcos, may panahon sa term ni Marcos na wala na yung batas pambansa. Inabolish niya, di ba? Nung panahon ng Marcos, inabolish niya yung batas pambansa. So, siya yung presidente, so yung executive power nasa kanya, yung legislative power nasa kanya. So, yung ginagawa niyang batas, kasi ngayon kasi may yung gumagawa lang batas ang Congress. Correct. The president will only implement the law. Yes. But yung gumagawa ng na lang niya, yung gumagawa ng batas yung Kongreso. But during the time of Marcos, I think yung presidential decree 1972 to 1980s, hanggang 1986 mga ganun na yan, panahon yun na ng martial law, nawala yung batasang pambansa. Nawala yun. So siya yung gumagawa ng batas, siya din nag-approve ng batas. At nag-implement. Okay. So yung tinatawag na presidential decree. Kung if you do research, yung mga presidential decree, yun mga batas na ginagawa ni Marcos. Yes, so that's under martial law noon. Ano ang panahon ni martial law? Kung ano yung sinabi ko, isa sa batas ko, at papangalanan ko presidential decree. Yung sinabi natin, yung diniscuss natin, I think 2 weeks ago, yung PD, presidential decree about bomb jokes. Mm-hmm. O yung bomb jokes is actually a presidential decree signed by President Marcos.
So it years back oh, pa pala yan. Yung panahon, oh, kung ganun ang sitwasyon, walang pakialam ang kamera. Wala. Kasi abolished sila. There is no kamera before. There's no Congress kasi na-abolish ngayon eh. Na-abolish yung presidente. Siya yung congressman, siya yung senador, siya din yung presidente. Ganun, ha? Kaya dati siguro, attorney, mabilisan din yung pag-a-approve at pag-i-implement ng isang patas. Siya yung gumagawa, siya din mag-approve. Yes, oo. Oh. Wala na ibang kuskus balungos. Kumbaga. So, presidential decree. May tinatawag din tayong presidential proclamation. Ano yung mga presidential proclamation? For example, holiday. Diba? Ayan, okay. Presidential proclamation, di ba... Ngayong 2017, may mga days na mga special holidays proclaimed by the president. Ito yung tinatawag na presidential proclamation. Like for example, month of January, dineclare ng ating presidenteng Rudy Duterte na January is a Bible month. Presidential proclamation. Okay. Yung proclamation, pinaproclaim ng ating presidente yung isang date na yan or specific time or period na for may term, may meaning. For example, month yun ng Bible month. Di ba? May Ramadan. Oh, yun ang tiyata. Presidential proclamation. Yung ganyan, attorney, kasi di ba ginagamit siya most specifically sa mga holidays. Yes. For that particular year lang ba gagamitin yun? Or hanggang sa nasa term siya? Ganun pag, ba yun? Pag regular, pag special holiday, kailangan may proclamation talaga. Every time. Kasi for example, yung mga Ramadan, yung mga... anong term yun? Yung sa mga Muslim brothers natin. There's no, walang date. Walang date. Walang date. I think may... May specific month lang. May month, but there is no specific date. Correct, oo. So, kailangan i-proclaim yung presidente. Okay. So, yun ang tinatawag na presidential proclamation. Yung ganyan, attorney, for the presidential proclamation, kailangan pa bang dumaan yan sa kung saan-saan? Of course, may publication. For publication, sabi ng batas, pursuant sa due process clause ng ating... saligang batas. Di ba sabi natin na ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. So, paano natin malaman na nabasa mo yung batas? Hindi pwede sabihin na, hindi ko nabasa yung batas. I-publish natin. Kung hindi mo nabasa, problema mo yan. Okay? So, hindi mo pwede excuse na hindi ko nabasa yan. Kasi pinablish. Official Gazette, newspaper of general circulation. Pero pag yung batas hindi na-publish, ibig sabihin, hindi yan dapat i-implement. For how many days? Hindi pwede yan nakalagay sa batas. Unless, kailangan nakalagay sa batas kung ilang days kailangan i-publish. O yun yan. So, yung tinatawag na presidential proclamation. May tinatawag din tayong executive order. O iba yun. Yeah. Yung executive order, yun ang mga ang gumagawa nito yung presidente. Okay? Parang may batas na, dinagdag lang niya. Parang... May batas na gumagawa lang siya ng specifics of that law. Inamendahan. There's no amendment. Okay. Ang tawag doon, yung batas kasi na in-approve ng Congress, general yun. Super general. So yung presidente, maglagay lang details sa batas na yan. So kumbaga kung kunwari ang president na kulangan tungkol doon sa batas na yun, he can add specifics. But make sure yung mga additional na ginagawa niya, hindi yan dapat mag-violate sa batas. Ayun, oo. Okay? So, in case of conflict between the law and executive order, the law prevails. Kasi yung executive order, nagbibigay lang yan ng details ng batas. So, ibig sabihin na... Like for example, may batas na nag-approve ng PAGASA. PAGASA yung sa mga weather. Yes, weather. May batas about sa national defense. Gumagawa ng national defense, then in that national defense law, may mga NDRRDC. MC, ano yun? Yung National Risk Reduction. Management Council. So, yun ang batas. But, ang mga details of that law, for example, how to stop, how to suspend class. Hindi, wala nakalagay sa batas. But nakalagay doon sa executive order. Kasi nakalagay doon sa batas, the president will provide details sa mga how to suspend the class, how to suspend... government offices, mga ganon. So in that case, yun ang detail. Yun ang tinatawag na executive order. Okay? Yung ganun, attorneys, di ba sabi nyo, the law will prevail pa rin kung kunwaring magkaroon ng conflict? Yes, kasi ang executive order, nagbibigay lang yan ng detalya sa batas. Hindi yan dapat will overrule or amend the law. Magbibigay lang yan ng detalya sa batas. But when a president attorney add the details,
kailangan ba dumaan din yan dun sa nag-author nung batas? Basta maglalagay lang siya. Isulat lang niya, ito yung executive order, then ipublish pa rin yun. Check na lang kung mag-approve ba siya with the law or hindi. Oh, yes. Okay. So yun yan. Iyon yung tinatawag na executive order. Order. Okay. But may exception sa executive order nung panahon ni Cory Aquino. May tinatawag tayong freedom constitution. Di ba may ilang buwan yun ilang, or months yun na wala tayong saligang batas. Di ba? Because if you study our history, si Presidente Cory, hindi naman na-elect yun. Okay, oo. Oh. Naging presidente siya because of the revolution. EDSA revolution. So ano yung batas? Ano yung people power. So ano yung, walang tinatawag tayong constitution. May tinatawag tayong temporary or provisional constitution. Habang ginagawa pa yung 1987 Philippine Constitution, noong 1986, provisional constitution yun. So walang Congress, walang local government, di ba yung mga local government, inappoint lang yun. Yes, kasi it's... In fact, si Presidente Duterte was appointed as vice mayor during the time. So lahat, wala. So we are in a revolutionary government before. So yung batas na yun, may tinatawag silang provisional constitution. So, like for example, yung family code. Family code, hindi yan in-approved ng Congress. It was approved, signed by President Cory Aquino. That's executive order. For that exception lang yun nung panahon ng 1986, during the time before the approval of the 1987 Philippine Constitution. So then after, saka na lang siya naayos. Oh. Tanong siguro, attorney, doon sa local government. Yung walang local government before. In fact, yung local government code, 1991 yun eh. Oh, 1991, so na-implement yun, I think, 1992. Binuhay na lang siya, attorney. Yan. So, lahat na mga kahit barangay captain, barangay kagawad, including mayor, governor, congressman, inappoint yun ng presidente. Kasi revolutionary government tong panahon ni Marcos, panahon ni Cory Aquino. Cory Aquino was not elected. He was actually, she was actually, na-installed siya because of EDSA revolution. Di ba? The choice of the people. Oh, yes. So that was an EDSA revolution. Kasi di ba, I think, may nagsasabi na natalo daw siya sa election nung snap election. May nagsasabi naman na natalo, may nagsasabi na may mga anomaliyang nangyari doon. So that's only a story. Okay? Wala talaga pang, walang napapatunayan. It's just a matter of history and walang decision ng court na nagsasabi na dinaya si Cory Aquino. Pero ang totoo, naging presidente siya not because she was elected. Naging presidente siya because of EDSA revolution. Dahil kailangan ng leader by that time. Kasi parang tinanggal si Marcos because of the bloodless revolution. Yes. 1986 yata yun, 1986. Wala ka ba noon? 86. I was already, I think I was 5 years old that time. I don't know with justice. 1986 na yun. Yun, basta yun. So, yun yan. So, pagkatapos nun, may tinatawag tayo, ano mo yung next question? Republic Act. Yung Republic Act, ito na yun ngayon. Under na 1987 Philippine Constitution. Republic Act, yung batas na inapprove ng Congress, inapprove ng Senate.